Malamang ang may alam. What is up mga boss? Welcome back to my channel. It's me again, Tikoy House. So today mga boss, this episode mga boss is magre-repair ako nitong kapal na cover ng ito mga 4 feet. Kasi ang nangyari mga boss is nabutas siya ng dahil sa mangga, nahulugan ng mangga. And syempre kailangan naman natin itong schedule rin to na palitan kasi medyo luma na and may mga cracks na. So ito siya mga boss. Ayan, butas yan. Ayan, alam ko yan, mga cracks na yan. Kasi ito mga boss is tarp lang to. Bali ito, I think backtrap namin to sa show namin sa CGC. Ginamit kong tawag ito cover ng ito mga 4 feet. So gagawin namin ngayon mga boss with Bukmoy, isa re-repair namin to. Actually nakabili na ako ng trapan, bali trapal ito, liner or trapal tawag dito sa yan. Ito yung nakabili na ako and ito tampak. So, yun gagawin natin mga boss. And I hope meron tayong makuhang ideas about this setup kasi ito yung mga 4 feet ko na for grooming. So, right, simulan na natin to kasi parang medyo matagal to gawin. Right, let's go. Repair na natin. Mabot at panglibot mo. So, hindi ko lang. Sundang o purok sa mga. Ligwatan? Ligwat mo. Purok? Sundang mga dito. May purok yan? Kamay lang sundang. Sige mo nga. Baka ka ng baka. Ang may alam. Right mga boss, tanggalan natin yung old na bubong or cover. So baka nagtataka kayo mga boss, kung baka magtanong kayo kung bakit
hindi sure of if 1 meter ba to. Pero tanga, lagay natin 1 meter or almost 1 meter lang yung bubong niya mga boss. Isa sinadya ko talaga yun mga boss para ang makover niya is ang top lang ng aquarium na to. Ang aquarium na to mga boss is 18 inches by 18 inches. So gusto ko kasi mga boss is ito lang makover niya. Hindi masyadong malaki. And medyo may difference siya sa top niya hanggang sa bubong. Kasi ang purpose niyan mga boss is para sa akin to mga boss ha. Ang purpose niyan is para makapasok ang init. Kasi alam nyo naman na hindi ako gumagamit ng color enhancer. Bali yan lang talaga pang color enhancing ko, yung init. So gusto ko talaga na papasok talaga ang init sa aquarium. So I hope makuunan nyo na ng idea. Right, so tapos na to. Nalagay na yung bagong trapal or yung bagong bubong. Right, let's go! Thank you.
So, alright mga boss, tapos na nating ma-repair yung bubong natin mga boss. Ayan. So, ayan, maayos na. Hopefully, maganda tingnan. Diba? So, ito mga boss, sa kung wala tayong budget, medyo minus yung budget natin, katulad namin, medyo minus yung budget na ngayon. Ito lang muna mga boss, trapal lang muna. Actually, napag-isipan ko na baka pwede gawin na lang nating yung talagang bubong na talaga na metal, diba? Yung maganda na. Pero tingin ko, antayin ko na lang siguro na masira tong structure niya. Saka na natin siguro ibahin yung bubong nila. Pero so far, ito maganda naman to. Gaya ng sinabi ko mga boss, isa ito talagang cover na to is para lang talaga sa hindi makapasok yung ulan. Meron naman makapasok pero yung dala na lang ng hangin. So hindi talaga malaking volume ng water yung makakapasok sa aquarium. Yun naman talaga yung purpose nito. And hindi siya masyadong malaki gaya sinabi ko kanina na hindi masyadong malaki kasi para makapasok yung sunlight. Right? Sa mga boss natin dyan, hindi naman ganun kalaki talaga yung budget nito. Nasa mga, let's say, ilagay natin nasa mga 1K. Itong buo na to. Kesyo, lalagyan natin ng trapal yung mismong aquarium. Why not, lagyan na lang natin nito para presentable naman tingnan and safety din sa isda, diba? So, right mga boss. Yun lang. Ito lang, re-repair lang natin to. I hope meron kong nabigay na ideas and tips para sa inyo about this setup mga boss. Kasi tested to and tested yan. Yan, matagal na yan. So I hope makakuha kayo ng ideas na ma-i-apply nyo sa grooming tanks nyo. Diba? So right, maraming salamat mga boss sa pagsama sa araw na to and sa episode na to. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo na yan mga boss and hit that notification bell para updated kayo sa mga videos natin. Alright, so this is Tikoy House. Sama ko ngayon is si Buknoy, the compact boy. Sabing, kita-kits tayo sa next video. Peace.